Magandang umaga mga ka-hunters from Luzon, Visayas and Mindanao. Tayo po ay magbibigay idea kung ano ba talaga ang itsura ng mga recovered rock enclosed deposit noong kasagsagan ng 1970s sa mga naunang mga treasure hunters. So mga kapatid, base sa video na inyong nakikita ang mga ka-hunters na sinusubukang i-recover ang quick deposit at umaasa na mayroong pang natitirang deposito sa loob ng bato na ito. Mga ka-hunters, ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo na ang mga ganyang mga markers o holes na malalim dahil umaabot ito ng 3 ft ang nalim ay isa po yan sa mga rock enclosed deposit noon na na-recover na ng Rehaiming Marcos noong 1970s. So meron po tayong mga videos at mga libro, mga ka-hunters, na recorded yan dito sa Pilipinas na lahat or karamihan sa mga rock enclosed deposit noong 1970s na kagaya ng nasa video na inyong nakikita mga ka-hunters ay yan po ang itsura ng mga pinanggalingan ng quick deposit mga hunters na na-recover na po. So sa madaling salita mga ka-hunters, ang mga ganyang markers o marka o mga hole na malalim na kagaya niyan ay mas madalas po o kadalasan ay na-recover na po. Kaya po ganyan ang itsura niyan mga ka-hunters dahil yung deposito na maliliit sa kanyang ilalim ay nakuha na po. Maraming salamat po. Please don't forget to follow my page, Golden PH.